Carla, magkape ka muna. Ay, it's just that I need coffee. Alam mo ba nabusog ako kanina? Talaga? Sarap-sarap na niluto mo. Thank you. Anyway, ano, let's get down to business. Ano nang ginagawa mo ngayon? Yung watercolor, oil, or yung pastel? Yung watercolor. Watercolor? Yung pa rin yung, ibig mo sabihin, yung pa rin yung ginagawa mo 2 weeks ago? Uh-huh. Chari naman, ano ka ba naman? Ay, kung kailan ka naging commercially hot as an artist, doon ka pa nagbagal, para kang pagong. Eh, paano natin masaschedule yung next exhibit mo if it takes you 3 to 4 weeks para matapos ang isang work of art? Ay, naku, Carla, I'm an artist. I don't need this kind of pressure from my agent. You know what you need, ha? Huh? Inspiration. Yun ang kailangan mo, inspirasyon. Ay, naku, uumpisahan na naman ba natin yan? O, bakit? Diba? Hindi ba totoo, ha? Aminin mo sa akin, loveless ka, lonely ka, miserable, o, diba? Loveless, yes, pero lonely and miserable? No way. Ewan ko ba sa inyo, mga artist, ang dami-dami yung kaanuhan sa sarili nyo, keso kailangan nyong mapag-isa, kailangan nyo to be in touch with nature, with the universe, you never get in touch with reality sa mga taong katulad ko. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng puso at saka ng pagkababae to be intimate with other people, to use it. Ay nako, isa lang naman ang ibig sabihin ng reality for an artist like me. From my isolation and silence come the power of my expression. Nakakain ba yon? Hindi. Kaya tapusin mo na yung trabaho mo, okay? I'll go ahead. Sige. Tapusin mo na, ha? Okay. See you, bye. Thanks Sige. For dinner. Glad you enjoyed. Okay, bye. Pizza delivery para sa pinakamagandang kapitbahay ko. Hi, Rex. So, how's my sweetheart? Ay, naku, Rex. Please shut up. Kinikilabutan ako sa'yo, ha? Eh, ikaw naman kasi. Ba't hindi mo pa ako sinasagot, eh? E di sana. Okay na tayo. Sige, di bale. So, susunod na pagpunta ko rito at magdi-deliver ng pizza, sasamahan ko na ng Roses. Ay, naku, gusto mo ba isumbong na naman kita sa mami mo, ha? Why is it everybody always treating me like a child? Because you are a child. So, bakit? Mahalata pa ba yun? Eh, I'm 20 and you're... Ay, huwag mo na itanong, ha? Basta I'm old enough and you are too young. Ganun lang yon. Kayo talaga mga babae, oh. Ang labo nyo? Bakit? Pagka naging 60 ako, syempre magiging 70 ka na nun. So, halata po ba yun? Very funny. Oh, eto na yung bayad mo. Kasama na yung tip dyan, ha? Akin na yung pizza ko, tigilan mo na ako.
How can you be so mean to me? Alam mo ba, I'm supposed to be having fun with my studies eh. Kaso kinakailangan ko magtrabaho for our future. Ah, oh, sige. Nako, tigilan mo na ako, bumalik ka na sa work and you're driving me crazy, ha? Sige na. Okay, okay. Kung yung bay ka, liligaya mo eh. Bye, sweetheart. Okay. Nasisira yung drawing ko. Ganito mo talaga, sweetheart. Hey, bye. Bye. Sorry, miss. Iha, mag-iingat ka, ha? Hello? Hello, Chari. Carla here. Hoy, I have good news for you. Bruha ka. Talaga? Ano? You remember Don Jaime Gonzalez? Ah, yung bumili ng mga oil paintings ko. Exactly. At tanga nga pala sa'yo yung matanda, ha? Oh, so ano good news doon? Ay nako, meron siyang bagong building just across your subdivision. And he's going to hold his central office there. At gusto niya, yung opisina niya, i-paint mo ng isang mural. Gaano kalaki? Gaga. Eh di buong wall ng office niya, pero teka muna. Huwag yun ang tanungin mo. Ang tanungin mo kung magkano ang ibabayad niya sa'yo. Okay, surprise me. A huge 550,000 pesos. And don't you ever say no. Lagi ho ba siyang nagja-jogging tuwing gabi? Ay, kasi alam niyo ho, insomniac yung babaeng yan eh. Sa gabi, lahat ng trabaho niya, ginagawa niya, pero sa araw naman tulog. Shadi, are you alright? Ha? Huh? Alam mo ba kung anong nangyari sa'yo? Aw, don't tell me. I got so stupid. Ano na ko kasi naman ikaw eh. Pa-jogging-jogging ka pa tuwing gabi. Pwede ba tigilan mo na yung trick mong yan? Hindi mo ba alam, delikado na mundo ngayon? Carla, kahit manasang ka, pag mamamatay ka, mamamatay ka. Oo na. Anyway,
Ito si Jerry... Santos? Jerry Santos, si Chari. Siya yung nakakita sa'yo kagabi. Hi. Thank you. Kung buti na lang, nakita ka nito. Yeah, I know. You know? Paano mo nalaman? Eh sabi nito, unconscious ka raw the whole time. Oo. Oh. Nang humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko. And then I saw my body. Tapos may mga nakita akong tao doon. And then I saw you. Mga tao? Wala akong nakita ng mga tao. Hallucinate ka lang kasi di ba nabagok yung ulo mo? Pero nakita ko sila. Ayan. Okay ka lang? Mm-hmm. Okay lang. Oh, ayan na yung lover boy mo. Ay, naku, isa kapatid nga ako. Hi, sweetheart. Hello. Sorry, ah. Hindi ako nakapunta sa ospital. Papalis ka na kasi nung nabalitaan ko, eh. Eto nga pala. Baka sabihin mo, hindi ako thoughtful, eh. Salamat. Eh, ikaw naman kasi, sinabi ko na sa'yo, sabay tayo magja-jogging, eh. Ayaw mo naman ako isabay. Ayan, muntik na tuloy ako mabiyudo. Ay, nako. Alam mo, sakit pa yung ulo ko, Rex. Eh. Buti po umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng mami mo. Oo nga naman. Tsaka baka ready na yung gatas mo. Sige na, baget. Uwi na. Bye, sweetheart. Sige. Sige, Rex. Sige na, baget. Uwi na. Oh, hi, Jerry. Hi, Chari. Bakit? Well... Bakit ka napunta dito? I just want to check out kung magja-jogging ka tonight. Bakit? You don't think na magkakaroon na naman ako ng panibagong aksidente? Well, hindi mo alam kasi... sa tingin mo ba, hindi ka natatakot na mag-jogging mag-isa? Alam mo kasi, Jerry, fear is a state of mind. Tayo-tayo lang naman ang gumagawa ng takot natin, di ba? Sinisindak natin ang sarili natin. To our own imagination. Ibig mo sabihin, wala ka kitang tatakutan. Sabihin na lang natin na matapang ako. Anyway, if I know, pinadala ka ni Carla dito para bantayan ako, ha? Aminin mo. Oh, sige, sige. Siya na. Pinadala talaga ako niya rito. Pero sabi niya kasi... Maraming salamat, pero I really have to go, ha? Saan pa papunta? May bibilin pa ako, eh. Gusto mo samahan na lang kita? Oh, sige. Oh, sige. Halika. Ay, Mantong! Ay! Kayo pala naka-duty ngayon, oo, ha? Oo, eh. Eh, maglalabing anong oras na ako sa duty, eh. Hindi kasi sumipot yung kapalit ko, eh. Eto. Dibale, yaan nyo, ho. Basta bantayan nyo itong kaibigan ko, ipapakita ko lang sa kanya yung lugar pagkatapos ng bibigyan namin kayo ng tip, ha? Eh, magtatagal ba yan dito? Eh, kailangan kasi alas 9, malis na ako. Eh,
Sige na, pabayaan nyo namang, Tom, kasi alam nyo naman ho ang mga pintor, ang mga artist, maraming seremonyas, kailangan nyo tingnan yung lugar, yung concept, pag-iisipan niya, diba? Tsaka alam nyo, ang susunod na sasabihin nito, gusto niyang mag-isa. Ha? Pwede ko ba mag-stay dito for some time, mag-isa? Pwede mo humirit kahit isang oras lang, mga 10 o'clock. Nakuwi. Sige na ho, Mang Tom. Sige na! Ay, nako, di ba, halina, payag na yan. Nako. Ano? Hintayin ba kita dito sa labas o susunduin kita? Hindi na, okay na ako. Ah, are you sure? Oo. Ha? Oo. Naku, eh, kinakabahan na naman ako sa'yo eh. Huwag na, naku, paalala mo na naman yung kagagaang ginawa ko ng isang araw, ha? Oh, sige, you're sure you're going to be alright? Oo. Oh. Oh, sige, oh, just page me, ha? Kung ano man, ha? Okay. Oh, sige, Mang Tom, kayo na pong bahala sa kanya, ha? Oh, sige, bye. See you, Charlie. Didiretso ka dyan. Pagdating sa dulo, kakanan ka. Ha? Uh-huh. Yung pangalawang pinto doon, bukas yun. Kung meron kang kailangan, gustong makita, ha? Nandito lang ako. Oo, sige, Mang Tom. Sige, sige. Okay, maraming ka na. Okay, sige. Mang Tom! Ay! Naku, Mang Tom! Sorry ho ah, medyo nakatulog kasi ako eh. Napaghintay ko tuloy kayo. Sorry ho ulit ha? Isang to para paracetamol dahil kagabi ka pa may lagnat. Ito namang isang to, vitamin, dahil kagabi ka pa hindi kumakain. At ito naman, tranquilizer dahil kagabi ka pa hindi natutulog. Sige na. God, I can't believe this is happening to me. Ano ba kasi talaga nangyari? Sinabi ko na sa'yo. Kay Jerry, sa lahat. Inatake ako ni Mang Tom. Sinakal niya ako. Alam mo, hindi ko makalimutan yung mukha niya. Alam mo ba yung tsura ng taong ilang oras ng patay? That's how he looked like. Exactly. Dahil talagang ilang oras ng patay si Mang Tom. Ano yung sabihin? I was talking to Jerry on the phone a while ago. Ang sabi niya sa akin,
imposible daw na inatake ka ni Mang Tom a little after midnight dahil according sa autopsy, alas 10 pa lang ng gabi, patay na yung matanda. The poor guy died of heart attack. Pero imposible nun. Sigurado ako. Charlie, stop putting too much stress on yourself. You don't need this kind of pressure as an artist. Diba ikaw na rin ang nagsabi noon? Pero paano mo mapaliliwanag yung nangyari kagabi? I'm sure there's a logical explanation. Diba ikaw na rin ang nagsabi na nakatulog ka? Siguro na alimpungatan ka o kaya sira yung relos mo. Or pwede rin na inatake sa puso yung matanda sa harapan mo, madilim. Humihingi ng tulong sa'yo, so akala mo tuloy, sinasakal ka. You know what you need right now? A break. Stop thinking about work, magpasyal tayo, relax. Just rest. Okay? Try to get some sleep, okay? My God! Ang ibig mo sabihin, wala na kayo ni Frankie? Wala na! I got so bored with him eh, so I broke off with him. Eh, ganun lang naman yan, di ba? Kung ayaw mo na, disputan mo. Uy, alam mo, I met somebody new. His name is Jerome. Ang gwapo-gwapo. Ipasundo ako sa kanya mamaya, ah. Alam mo, grabe ka talaga, Carla. Kung magpalit ka ng boyfriend, para kang pumupunta ng parlor para magpapalit ng hairstyle. Ah! Ito ka magtsatsaga sa hindi ko gusto. Ikaw lang kasi, ayaw mo makinig sa akin, eh. Kung nakikinig ka sa akin, di sana ngayon, oh, ilan na boyfriend mo within a week? Diyos ko, huwag na. Ano? Ayaw ko nga mag-invest ng time in a relationship na alam ko naman na mapuputo lang as I wish or as he wishes. Huwag na nga. Naku. Nagsa-celebrate ng birthday ko ever since I was namin eh. No-no yung material celebration na yan. Our birthdays were all spiritual celebration. Spiritual? Bakit? Ano ginagawa nyo? Nag-unubi na kayo pag isa sa member ng family nagsa-celebrate ng birthday. O di kaya, you all get together tapos nag-yoga kayo buong family. Very funny. Pero seriously, sige na. If you were given the chance to celebrate, what kind of celebration do you like? Dala ka lang. Ewan ko. Pero alam mo, teka, meron ako napuntahan ng kiddie party nung maliit pa ako. Alam mo, kasaya-saya nun. May balloons, may cake, may clown. Everybody was so innocent. Walang maskara, walang pretensions. Hi, girls. Oh my God, is she here? Ayan. Hello. Hi. Charlie, this is Jerome. Jerome, my best friend, Charlie. Oh yes, the famous artist. Hi, have you met before? No. Hi, darling! Happy birthday! Oh, ano, tuloy ba tayo mamaya? Charlie, yun nga eh, kaya ako tumawag. Kasi dumating yung client ko from Japan, eh nagkaroon ako ng emergency meeting. Mamayang gabi nila si Net. Okay lang, mag-dinner na lang tayo some other time. Chari, sorry talaga ha. Pero I swear, as soon as I'm free this week, kahit saan tayo mag-dinner, my treat, ha? Okay lang, Carla. Ah, sige. Thank you.
Ayoko! Ay nako, tanungin mo yung lover boy mo. Siya nag-spy. Gusto kitang surprisahin. With your friends. Thank you. Pero ang nervous ko talaga. Meron pa kami yung surprise sa isa. Sige, papunta na ako dyan. Sige, bye-bye. It's my sister. Kasiraan mo kotse niya sa hayop eh. Dito go. Pwede pong iba na lang. Magkatawag na lang kayo ng driver na. Kailangan eh. It's just frantic. Sige, mabakleta kaya. Johnny!
Alam ko ano nangyari. Jerry, sige na. Magpahinga ka na muna. Don't think too much. Ano ba itong nangyayari sa akin? Well, for me, it's just a simple case. Manyakis pala yung lalaking yun eh. He tried to rape you. That's it. Pero hindi. I swear, patay na siya nung pumasok sa kwarto ko. Duguan siya nun eh. Sige na. Everything's alright. Don't think too much. Pahinga ka na lang, ha? Patay ka na. Thank you.
ang lahat ng taong buhay ay may aura. May iba't ibang kulay na enerhiya na nakapalibot sa buong katawan ng isang tao. At ang lahat ng kulay na yan ay may ibig sabihin sa kondisyon ng ating katawan, isipan, kondisyon ng ating emosyon. Ang ibig niyo pong sabihin, nakikita niyo ang aura ng lahat ng mga tao? Psychic ako, Chari. Bukas ang aking tinatawag na third eye. Marami ako nakikitang bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. At yan ang tinatawag na aura. Ikaw, nung una kitang makita, wala kang aura. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Chari. Mamamatay ka na noong araw na yon. May nangyari nga po sa akin noong gabi yun. Na-aksidente po ako, nabanggo kang ulo ko. Pero nakaligtas naman ako dahil nakita ko ng isang pulis na nagpapatrol. May nakikita akong mga kaluluwa. Patay na mga katawan. Nagbabangon. Galit na galit. May apat na tao po akong nakita nung naaksidente ako. Marami tayong hindi nalalaman pa sa batas ng kalikasan at batas ng lumikha. Ikaw, Chari, nung araw na naaksidente ka noon, dapat hindi ka na nabuhay pa. Yun na ang takda mong araw. Pero hindi ko malaman sa anong dahilan nabuhay ka muli. Sino po ba yung mga taong nakapaligid sa akin nung namatay ako? May mahalaga ang pagkabuhay mo. Apat na tao pa ang mamamatay sa lugar mo. Yun ang mga tao na nakita mo nung ikaw namatay. Ang sabi niyo po, babangon sila, galit. Lahat tayo, Chari, ay may kanya-kanyang kasamaan. Dahil minsan, hindi natin namamalayan. Napapasok tayo ng masasama't maitim na espiritu. Yan ang mga espiritu na nagbibigay ng kasamaan sa ating laman, kayamanan at kapangyarihan. At pag ang ating kaluluwa ay umalis na sa ating katawan, yung mga masasamang espiritu niyan, yan na naghahari sa ating katawan hanggang tayo mabulong. Pero dahil sa hindi pa napapanahon na mamatay ang apat na taong nasa lugar mo na dapat mamatay, ang lahat ng masasamang espiritong ito ay kalit na kalit. Nagkakaroon ng lakas. Nagkakaroon sa lakas na upang sila ay magkaroon ng pwersa na ikaw ay patayin muli. Ano po ba ang dapat kong gawin? Dalawa na po ang nagtangkang pumatay sa akin. Wala ka nang dapat gawin. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi mo naman sila kilala. At hindi mo rin alam kung kailan kanila uli papatay. Ko lang malaman mo na kung kailangan mo na magbabantay mamaya sa labas okay lang ako. Hindi na, Jerry. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi, okay lang yon. Tutal, talagang marami ng mga gagawin sa panahon ito eh. Tsaka sa tingin ko, hindi mo pa kaya mag-isa.
wala namang kinalaman yung crime rate situation dito sa lugar natin sa mga nangyayari sa akin ngayon. Ano ibig mo sabihin? Ewan ko. Hindi ko may paliwanag sa'yo eh. Pero huwag ka mag-alala. I'm okay. Kaya ko na mag-isa. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo eh. Alam mo ba yung sinabi ni Carla? Nabantayan daw kita. Sabi niya, kailangan daw na magka-boyfriend muna kayo bago kayo umakyat sa langit. Ay, naku, mabuti pa. Mauna ka na. Oo nga, sige. Baka mag-uwi ka sa trabaho mo. Oo, sige. Bye. Okay. Get ka. Bahay ninyo? Bakit ka ba lagi nakikialam sa buhay ko, ha? Ano pa kaya mo? Rex, lasing ka. Tara, huwi ka na. Ayaw umuwi! Ayaw umuwi! Rex, tara. Yati dati sa inyo. Bakit? Ano pa kaya mo, ha? Ha? Tara na nga eh. Tara na. Mayabang ka eh! Rex, come on. Mayabang ka porkat may barig eh! Tara na! Ano ba? Ha? Ano ba? Ano pa kaya mo? Ha? Ha? Tara na! Uwi ka na! Tara na! Hatid na ka, Tarex! Sa inyo, sa bahay nyo! Bakit ka ba? Ha? May nakikita akong mga kaluluwa. Patay na mga katawan. Nagbabangon. Galit na galit. Marami tayong hindi nalalaman pa sa batas ng kalikasan at batas ng lumikha. Ikaw, Chari, nung araw na naaksidente ka noon, dapat hindi ka na nabuhay pa. Yun na ang takda mong araw. Pero hindi ko malaman sa anong dahilan nabuhay ka muli. May mahalaga ang pagkabuhay muli. Apat na tao pa ang mamamatay sa lugar mo. Yung ang mga tao na nakita mo nung ikaw ay namatay. Pero dahil sa hindi pa napapanahon na mamatay ang apat na taong nasa lugar mo na dapat mamatay, ang lahat ng masasamang espiritong ito ay kalit na kalit. Nagkakaroon ng lakas na ikaw ay patayin muli. Ah.
Yan. Tulungan mo ako. It's okay, Yanir. Tulungan mo ako, Carla. Shh. Charlie, ano na? Huwag ka na masyado magpadala sa imahinasyon mo, ha? Di ba ikaw na rin nagsabi sa akin, wala tayong dapat katakutan? Pero iba na yung sitwasyon eh. Alam mo, nakakatakot talaga pag nakita mo lang yung mga mukha ng mga gustong pumatay sa akin. Ako, kahit na gaano ka katapang matatakot ka. Natutraumatize ka lang siguro. Kasi siguro you're not used to seeing death so close, tapos sunod-sunod pa. Hindi, pero hindi mo naiintindihan. Si namang Tom, si Cherry, si Jerome, sila yung mga taong nakapaligid sa akin nung na-aksidente ako. Okay, okay. Ano gusto mong gawin ko? Sige na. Kailangan makita ko ulit si Consuelo. Siya yung sidekick na nag-explain sa akin tungkol sa lahat. Samahan mo ko. Sige na naman, Carla. Charlie, nakaschedule na kasi yung flight ko bukas sa Bacolod eh. But I'll be back in 2 days and I promise when I come back, sasamahan kita, promise. Huh? Charlie? Cherry? 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 Sino yan? Ay! Rex, ikaw wala. Halika, tuloy ka. Pwede ba kita makausap? Bakit? May problema ba? May kasalanan ako eh. Anong problema? Sabi nila, hindi pa raw nila alam kung sino pumatay kay Jerry. Ako ang pumatay kay Jerry. Tulungan mo ako, Cherry. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Ayaw akong patahimikin ang konsensya ko. Araw-gabi, napapaliginipan ko si Jerry. Rex, kailangan sumuko ka sa pulis. Hindi ka matatahimik hanggang hindi ka sumusuko. Hello? Hello, Cherry? Si Carla to. Andito ako. I'm taking out to dinner tonight, okay? Carla, pwede. Some other time na lang. Dito na lang sa bahay. Ay, nako. Hindi pwede yung ayaw-ayaw mo. Basta, I'm picking up siguro around 8 o'clock. Okay, sige. I'll see you. Rex? 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 Tama na!
Sorry, Chari. I'm running late. Nagkaroon lang kasi ako ng konting aksidente. But I'm on my way. See you. Okay, see you. Mamang ka, Rex. Kasusuko ko. Mamal ka.
Consuelo? Manong Consuelo? Manong Consuelo? Jari. Nandiyan lang po pala kayo. Sinabi ko na sa'yo na marami akong bagay na nakikita na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Alam ko, marami ka pang tatanungin sa'kin. Hindi pa po tapos sa mga bangungot ko. Meron po akong nakikitang isa pang anino. Isa pang taong mamamatay at magtatangkang pumatay sa'kin. Ah! Huwag po! Huwag!